Choco Mucho Flying Titan sinabi ng tunay na dahilan kaya natalo sila sa Creamline Cool Smashers at nanalo naman sa laban kontra sa Farmfresh Foxy. And bago natin yan pag-usapan, kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, marami pa rin ngayon na nagtataka at duda at sinabing benta raw yung naging laban nga po ng Creamline at ng Choco Mucho Flying Titans dahil kahapos ang naging laban ng Choco Mucho kontra naman sa Farmfresh Foxy ay tila binigay daw lahat ng Choco Mucho yung best nila, no, para talunin yung Farmfresh Foxy na umabot pa nga po hanggang sa set 5. Unang dahilan nga daw po kaya natalo ang Choco Mucho sa CCS ay una, no, wala daw po at hindi nakapaglaro, no, itong si Kat Tolentino, which is ngayon ay may mild injury at nagpapahinga muna. Pero ang kagandahan nito ay posible itong makapaglaro sa semis or kung sakaling makapasok sa finals ang Choco Mucho Flying Titans. At nito lamang inamin na rin mismo ni Coach Dante Alinsunurin na hindi basta-basta kayang talunin ng sinong team, no, or kuponan dito sa PBL etong Creamline dahil champion team ito. At kung titignan po ninyo, no, karamihan kasi sa Choco Mucho player ay umaasa lamang dito kay CC Rondina. Kung wala po kasi si CC Rondina sa Choco Mucho Flying Titans ay siguradong laglag sila at hindi makakapasok sa semifinals. Napakalaking factor na meron nga pong CC Rondina sa Choco Mucho. At ngayon din nanghihinayang ang Choco Mucho dahil pinakawala nila ang isang malagaling na player talaga, star player na si Bea De Leon. Dahil ngayon, ito yung nagsashine at mas nagagamit sa kuponan ng Creamline Cool Smashers. Mga kaibigan, maganda yung naging laban kahapon ng Choco Mucho kontra sa Farmfresh Foxy. At ang akala natin ay matatalo, no, itong Choco Mucho dahil umabot pa nga hanggang set 5. Doon nakuha ng Choco Mucho yung panalo sa set 1. Pero sa set 2 and 3, nakuha naman ng Farmfresh Foxy, which is medyo talagang napaka-intense na ang naging laban. Dahil kung sakaling matalo itong Choco Mucho, bababa ang kanilang standings. Pero ang kagandahan nito, manalo or matalo, etong Choco Mucho ay pasok pa rin naman sila sa semifinals. Pero mas magandang pangalagaan nila ang kanilang team standings dahil nakakadagdag po yun sa puntos ng Choco Mucho Flying Titans. Well, mga kaibigan, para sa inyo, ano ba ang dapat gawin ng Choco Mucho para mas maging malakas pa sila? Dahil kahit wala si Kat Tolentino, dapat hindi mapilay ang momentum at chemistry ng Choco Mucho. Well, patuloy ko po kayong update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe.